Huwag kang bank makakalam. Ngayon ipag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalaga at pinakakontrobersyal na last will and testament sa ating kasaysayan. Ito ay ang last will and testament ng ating yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Lubhang napakalaga ng mga nilalaman ang last will and testament na ito dahil isa ito sa mga maaaring magpabago ng kalagayan ng ating bansa kapag ang mga parte ng naturang last will and testament ay may isa sa katuparan kung ang mga pumipigil rito ay tuluyan nang mawala at malaya nang may isasagawa ang mga nararapat gawin para sa ating bansa. Sa pagpanaw ng ating dating Presidente Ferdinand E. Marcos noong September 28, 1989, ay inilunsad mismo sa publiko ng kanyang naulilang asawa na si dating First Lady Imelda Marcos ang Last Will and Testament ng yumaong Pangulo. Marami-rami ang nilalaman ng Last Will and Testament kagaya ng laman ng halaga ng total ng pagmamayari ni Ferdinand Marcos, maging kung saan galing ang kanyang mga yaman sa panahong pinapatahimik siya ng oposisyon noon na magbigay ng pahayag na mamaya ay tatalakayan rin natin mga kaalam. Ngunit sa araw na ito ay dalawa sa pinakamalagang parte ng kanyang Last Will and Testament ang ating pag-uusapan ngayon na parehong naging malaking kontrobersiya sa ating kasaysayan at sa ating bansa. Una sa lahat ng nasa Last Will and Testament ng ating dating yumaong Pangulong Ferdinand Marcos ay ang mailibing siya sa lugar na naaayon sa batas sa kanyang mga nagawa. Isang pamaraan ng pagsasabi na nararapat siyang ilibing sa libingan ng mga bayani na sobrang tinutulan ng mga oposisyon mula sa pagkamatay ng ating dating Pangulo na preserve ang kanyang katawan sa isang pamaraan na tinatawag na refrigerated crypt upang hindi madaling maagnas ang katawan nito hanggat hindi siya maililibing sa libingan ng mga bayani kagaya ng kanyang kagustuhan. Marami ang mga umalma hindi lang sa panahon ng kanyang pagkamatay kundi pati na rin magpahanggang ngayon. Maraming ayaw na mailibing siya sa libingan ng mga bayani dahil batay sa oposisyon ay hindi raw siya nararapat doon na lubhang pinigilan din mismo ng mga nakaupong administrasyon na sumunod sa ating yumaong dating Pangulo. Sa kabutiang panad ay matapos ang humigit kumulang 3 dekada ng kanyang pagkapanaw ay nailibing rin ang ating dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani noong November 18, 2016 sa tulong mismo ng ating dating Presidente Rodrigo Duterte. Salamat sa dating Administrasyong Duterte na batay rin sa kanya ay nararapat na mailibing doon si dating Pangulong Marcos dahil nagsilbi rin siya bilang isang sundalo sa ating bansa sa panahon ng pangangailangan nito. Kahit sa kabi-kabilang mga umalma sa pagkalibing ng dating Pangulong Marcos at sa desisyon ng dating Pangulong Duterte ay hindi napigilan ang pagkakahimlay nito sa libingan ng mga bayani kung saan ay nararapat siyang ilibing. Hanggang ngayon maraming umalma at gusto pa nga ipahukay ang kanyang libingan upang paalisin doon ngunit batay sa ating batas ay hindi na maaari iyon. Buti na lamang hanggang panaman sa kamatayan ay tinutuligsa ang ating dating Pangulong Marcos sa kung hindi sa tulong ni Duterte ay hindi maisa sa katuparan ang isa sa mga hiling ng dating Pangulo na mahimlay siya ng naaayon sa ating batas. Ang ikalaw naman sa nilalaman ng Last Will and Testament na ating pag-uusapan ngayon ay ang paggamit ng yaman ng mga Marcos para sa kapakanan ng ating bansa. Tama ang inyong dinig mga kaalam na ang yaman ng mga Marcos ay gagamitin para sa kapakanan ng ating bansa. Ang di mabilang na halaga ng mga yaman nito ay gagamitin para sa kaunlaran ng ating bansa. Batay sa interview noon ni Mel Chanco sa ating dating First Lady, Imelda Marcos ay mayroong 170 bank accounts sa mga bangko sa buong mundo. Ang pagmamayari ng mga Marcos na kahit isa sa mga bank accounts na ito ay kaya na mismong bayaran ang buong utang ng Pilipinas sa buong panahon. Ganon kalaki ang yaman ng mga Marcos na isa pa lamang yan. Paano pa kaya ang sa ibang mga bank accounts na napapaloob rito na sa kasamang palad ay naka-freeze ngayon dahil na rin sa walang humpay na pagsampa ng kaso na itinatag noon ni Cory Aquino sa Presidential Commission on Good Governance o PCGG na siyang dahilan kung bakit naka-freeze ang mga bank accounts na ito na hindi magamit ng ating bansa. Kahit naman isa sa mga naisampang kaso sa pamilyang Marcos ay hindi man lang napatunayan at paulit-ulit na lamang para lang hindi magamit ang mga bank accounts na ito na pinaplano pa atang mapasakamay ng oposisyon ng pamilya Marcos. Buti na lamang na sa panahon ngayon ay isang Marcos na ulit ang nakaupo sa pinakamataas na posisyon at sinisimulan na nagawan ng paraan ito upang magamit sa kaunlaran ng ating bansa.
Napapaloob rin sa Last Will and Testament ang general intentions o mga pinaka-intensyon na paggagamitan ng yamang ito ni Ferdinand Marcos na nakalagay mismo na para sa development programs for the Filipino people's profits. May walong nakalagay sa Last Will and Testament na aking iisa-isahin basahin. Number 1, livelihood programs to set and to engage Filipino into entrepreneurship program o mga programang pangkabuhayan. Number 2, scholarship programs to assist all scholars to perform their schoolworks from primary to collegiate level o mga programa para sa edukasyon. Number 3, healthcare programs to assist all Filipino beneficiaries to maintain good health o mga programa para sa pangkalusugan ng mga Pilipino. Number 4, disability retirement pension programs to assist disabled retiree under pension Filipino beneficiaries to claim these benefits o mga benepisyo para sa mga kapansanan, mga nagretiro at mga pensyonado. Number 5, national infrastructure of urban and rural venture programs such as concrete roads, bridges, school buildings, hospital buildings, relocation buildings, and railway systems such as ordinary railways, light rail systems, and bullet trains o mga programang infrastruktura sa ating bansa. Number 6, agricultural and irrigation development programs to assist all farmers and other agricultural workers to maintain and sustain their demands and needs o mga programang agrikultural upang mabigay ang mga gusto at pangangailangan ng ating mga magsasaka. Number 7, mining programs to be chosen by above-mentioned authorized party o mga programa sa legal na pagmimina. Number 8, industrial and other economic matters to assist more Filipino to perform workforce throughout Philippine Islands for their daily needs o pangre-resolba ng ating ekonomiya para sa ginhawaan ng buhay ng mga mamayang Pilipino. Lubhang napakaraming plano ang ating dating Pangulo bago siya pumanaw. Nang iniisip niya ay para mismo sa kapakanan ng mga Pilipino at ng ating bansa. Nanawa ay masikatuparan ngayon na kanyang anak ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nabatay rin sa mga ulat ay ginagawa na mismo ng paraan ni Bongbong Marcos na mairesolba ang mga kaso ng PCGG at nagpaplano rin ang pagtibayan ito kahit na kailangan niya muna itong gibain at maglagay ng mga bagong opisyal sa ahensyang ito. Tunay na kamamanga ang ating yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na hanggang sa kanyang mga huling sandali ay ang nais niya lamang ay ang kaunlaran at kapakanan ng mga Pilipino. Nawa kung ano ang ibang mga laman ng kanyang Last Will and Testament ay may sakotoparan kaagad sa sandaling ma-open na ulit ang yaman ng mga Marcos na gagamitin para sa kaunlaran at kaginhawaan ng mga mamayang Pilipino. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Ano ang mga maaaring maimungkahi mo ng mga programa na maaaring sundin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na makakabuti sa ating bansa gamit ang mga yamang ito? Antayin ko ang sagot mo sa comments section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.